sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva buong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay maglipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ng Panginoon. Viva buong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva buong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na ipagdiwang ang kapistahan ni Santa Clara, isang namanata sa Diyos, isang dalaga. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamalasakit sa mga dukhat aba bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan upang kami pagindapating sumapit sa pagsasalob ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa
upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayaring ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinirang niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Binuksan niya ang mga bansang mas malakas sa inyo upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ng ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal. At wala nang ibang Diyos na sa inyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y tinubos. Ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob, ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong paarangkawan, si Moises at Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang inuusik sa gawang puspos ng bahin, pagkat may kakanting langit. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon." Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating mahal na Panginoon ay hindi napapahuli. Maalam po ninyo, mayroong mga sa Facebook, maraming tao na naghahanap ng followers, taga-sunod. Yung taga-basa, ng mga sinusulat nila, mga inistorya nila, marami. Pero ang Panginoon, lalo na ngayon at noon, wala namang Facebook. Ngayon, kahit na may Facebook, ang Panginoon pa rin ay talagang gusto na magkaroon ng followers. Pero siya, nakikiusap, hindi po namimilit. Hindi po nagbabanta kung hindi kayo susunod sa akin. Kayong bahala. Hindi po magagalit ang Panginoon kung hindi tayo susunod sa Kanya. Siya ay nakikiusap. Kaya, pakinggan natin ang Kanyang pakiusap. Maganda eh. Sabi niya, kung ibig ninyong sumunod sa akin, una, kalimutan na ninyo ang inyong sarili. Huwag na kayong mag-isip ng tungkol sa sarili. Tungkol na sa akin. Yung sarili niyo, huwag na kalimutan niyo. Pangalawa, pasanin ninyo ang inyong krus. Pangatlo, sumunod kayo sa akin. Wala kayong susundan kundi ako. Yan. Pagka sumunod kayo sa akin, ako na lang. Hindi na kayo pabago-bago ng sinusundan. Kaya yan eh. Maraming nakagusto sa ating Panginoon at maraming sumusunod sa Kanya. Maraming followers ang ating Panginoon. Pinakasikat ang Panginoon. At pinakamaraming likers, pinakamaraming followers, maraming naglalab-lab-lab sa Kanya. Isa na rito, kayo, siyempre, lahat po kayo sumusunod sa Panginoon, mga followers kayo ng Panginoon. Pero ngayon, ginugunita po natin ang special na tao
na sumunod sa ating Panginoon. Nakita niya na ang Panginoon ay siya ay mahirap. Nakapagtataka, Panginoon siya ng langit at lupa, dumating rito, mahirap. At kahit mahirap siya, marami siyang natulungan. Ngayon, hindi ka makakatulong sa mahirap kung wala kang pera. Pero si Jesus, marami natulungan na may sakit. Marami nahihirapan sa buhay na tinulungan si Jesus. Maraming walang pera na pambili ng pagkain, pero nakapagkumain dahil sa binigyan sila ni Jesus. Marami siyang natulungan. Maraming taong masama, walang makapagbibigay sa kanila ng kabutihan, ng kabaitan. Dumating si Jesus, ang dami naging mabait. Binigyan niya ng kabaitan ang mga tao. Binigyan niya ng habag ang mga tao. Binigyan niya ng pag-ibig ang mga tao. Binigyan niya ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Marami siyang natulungan. At ang pinakamahirap natulungan, yung makasalanan para makapunta sa langit. Ang dami ng makasalanan na natulungan si Jesus at ngayon nakarating na sa langit. At tayo, lahat umaasa tayo na tutulungan tayo ng walang humpay ng Poong Jesus Nazareno. Tutulungan tayo na maging mayaman sa pag-ibig, sa kababaan loob, sa karukhaan, kasasimplihan. Ito si Santa Clara ay nakita niya yung si Jesus na mahirap. Jesus, gagayahin po kita. Mahal kita kasi mahal mo ako. Sabi ni Santa Clara sa kanyang mga followers, pag kaminahal mo si Jesus, ay mapapagaya ka sa kanya. Kung siya ay mahirap, gugustuhin mo maging mahirap, nakatulad niya. Kung siya ay mapasyensya at mahal mo siya, gagayahin mo ang kanyang pagkamatiisin, pagpapasyensya. Kung ikaw ay nagnanais na maging mapagpatawad at nakita mo si Jesus, gagayahin mo siya dahil sa mahal mo siya. Yan. Kaya si Santa Clara ay naging isang mahirap na madre, napaka istrikta sa buhay, counting pagkain lang, counting pagkain, hindi nagsasandalyas, hindi nagchichinelas, nakayapak lang, hindi nagbumibili ng mamahalin na damit. Ginagaya niya si Jesus. Nakita ba niyo na nagbihis si Jesus? Talagang gano'n lang. Simple lang siya. Isa lang ang suit niya. Gano'n ni San Francisco, ginaya. Yung suit niya na hiningi niya doon sa pulubi. Nakipagpalis siya ng damit doon sa pulubi. Yun ang damit niya hanggang sa siya ay mamatay. Ganyan. Pero hindi naman bumaho si San Francisco kasi ang daming lumalapit sa kanya. Hindi naman siya mabaho dahil sa hindi siya nagbibihis. Hindi siya nagpapalit ng damit. Kundi ganun lang. Dahil sa siya ay simple, siya ay nabuhay na maligaya katulad ni Kristo. Kaya mga kapatid, tayong lahat na may mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, ano ba kung tatanungin natin ang sarili natin ngayon, ano ba ang hinahangaan ko kay Jesus Nazareno? Isa-isa lang yan. Pagkatapos ang susunod na tanong, nagagaya ko ba siya dahil sa mahal ko siya?
Gagayain ko ba siya dahil sa mahal ko siya? Kasi kulang yung paghanga na si Jesus ay mapagbigay. Lahat ang hinihingi, binibigay niya. Ay, hindi po sapat yun. Kinakalang kung hanga tayo sa kanyang mapagbigay, ay gagayahin natin ang kanyang pagbibigay. Hindi sapat yung hinangaan mo yung kaibigan mo. Kaya si Santa Clara, gumaya kay Jesus at nakita ng mga followers ni Santa Clara, ito ang si Santa Clara. Kaya ginaya nila si Santa Clara. Maraming naging santa dahil kay Jesus. Na maraming naging santa dahil kay Santa Clara. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin po tayo sa Panginoon na bukal ng lahat ng biyaya na kahit na siya'y nakitang dukha. Wikain po natin, Panginoon, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama naming mapagmahal, masundan nawa namin ang iyong anak na minahal ni Santa Clara hanggang sa kamatayan sa krus sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiluhod po muna ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot ng bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwaran naming si Santa Clara, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umunlad nawa sa pagkamit ng buhay mong bigay sa pamamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesu Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon, sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kampin ng tanan. Ito ang pinanggalingan na aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya
pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami'y iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami'y magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ang kabyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. May iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, It's DN at Marian Group at mandated organizations ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes. Dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birhing Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Senora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap ng alas 12:15 ng tanghali at ika-5 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahin ng Poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahin. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahin ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawa't dugo na aming tinanggap, huwag mong ipahintulot na kami sa kasalanan masadlak. Sa halip, pagundangan kay Santa Clara, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyari ang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin.
sa isa.